pag-ibig ng Diyos, malaman natin ang totoo. Dahil kung hindi natin malalaman ang totoo, ay magiging alipin tayo ng kasinungalingan na nagkalat sa ating panahon. Malaking kalapastanganan sa Panginoong Hesukristo na siya mismo ang nagsabi at nagbigay ng bibig at karunungan at inibanyo ang kahulugan. Ang itinutulan ng mga Hudyo, yung pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesukristo, hindi yung mabubuting gawa. Eh ang ginagawa nyo, gusto nyong gumawa ng mabubuting gawa dahil ayaw nyong matutulan kayo ng mga Hudyo. Ang piniling gawin ng mga ito, yung gawang hindi natutulan ng mga Hudyo. Ikaw na kapatid na dating mamamatay tao. Ikaw na kapatid na dating babaero, lalakero, walang pakialam sa mundo. Narinig nyo isang lalaking nagsasalita, inaalay yung leeg niya. Para lang makaalam kayo ng katotohanan. Magbago kayo sa inyong pamumuhay. Kahit habulin siya ng tabak, ng karit, ng armalite, maging isang mabuting tao ka lang. Hindi ba pagtuturo ng pag-ibig yon? Bakit hindi nyo ubusin yung lakas nyo, gugulin yung lakas nyo para isigaw yung katwiran? Mga bata pa kayo, malalakas, wala kayong hika. Si Brad Ely may hika, 70 years old, 72, sumisigaw pa rin, nagbabiyahe ng malayo. Kayo mga bata pa kayo, bakit hindi kayo mangaral? Mahirap ba para sa inyo na isigaw? Si Kristo ay Diyos at hindi tao! Kaya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at ang kinilalang Diyos ni Brad Ely at ang pinangaral na Diyos ni Brad Ely, nakikipagkatwiranan. Kaya iba yung Diyos ni Brad Ely sa Diyos ng mga taong nagsasabi hindi na daw kailangan makipagkatwiranan o makipagdebate dahil yun daw ay taltalan lang. Wow, that is unheard of. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ako po si Brother Uly Villamin at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito at taga-subaybay rin ng podcast na The Unheard Truth, marahil ay natatandaan niyo po ako bilang co-host ng nasabing podcast. Kasama ang ating resource person na si Brother Eli Soriano. Humarap po ako sa inyo ngayon dahil marami pong nagtatanong sa akin, nagme-message, tumatawag yung mga iba. Tinatanong kung kamusta na raw po ako, kamusta kami ng aking anak, dahil hindi daw po kami nakikita sa mga church gatherings at pati sa mga church projects. Bukod sa mga kapatid ay meron ding mga hindi kapatid na nanguusisa sa aking kalagayan dahil narinig daw nila na may sinasabi ang mga kaibayo ng aming pananampalataya sa mga social media at ako po ay pinag-uusapan nila. Tiningnan ko ang mga links na ibinibigay nila
mula sa Facebook, sa Reddit, sa YouTube. At nagulat ako na pulutan na pala ako sa mga social media dahil naririnig daw nitong mga aming kaibayo sa aming mga pagkakatipon na meron daw isang tao na laging pinapatamaan sa mga pagkakatipon, at nag-conclude sila na ako daw yon. Especially, binabanggit yung podcast na The Unheard Truth. So, hindi ko alam na sa aking palang pananahimik at sa aking pagsasawalang kibo ay naman na pala ako ng usapan sa Facebook at iba pang social media. Gustong ikonfirma ng mga tao, mga kapatid, kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit hindi nila ako nakikita, maging ang aking anak na madalas ay nakikita nilang umaawit sa aming mga gatherings kasama si Brother Eli, ay gusto rin nilang kamustahin kung ano ba talaga ang nangyayari sa amin. Kaya minarapat ko pong humarap sa inyo sa pagkakataong ito, tulong at awa ng Diyos, dahil marami na po akong naririnig na iba't ibang mga dahilan o at iba't ibang mga usapan. Gusto ko po sanang sabihin ng aking side, dahil importante kasi na masabi ko yung aking side para ang mga nakikinig ay magkaroon ng tamang conclusion. Dahil kung isang side lang ang maririnig nila, ay baka maligaw sila. Kaya para magkaroon ng tamang o accurate na conclusion, kailangan marinig ang both sides para dumating tayo doon sa o malaman natin yung katotohanan. Dahil yung katotohanan ay napakahalagang malaman ng mga tao. At ang katotohanan ay dapat na laging manaig laban sa mga kasinungalingan, dahil yan ang ibig ng Diyos eh. Yan ang ibig ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, na ating malaman ang katotohanan. Pakinggan nyo ang sinasabi sa Unang Timoteo 2:4. Nasiya ang Diyos, nasiyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya ang katotohanan ay dapat nating malaman, dahil yun ang gusto ng Diyos eh. In fact, hindi lang gusto ng Diyos, ibig niya. Kung ating itatranslate sa English Standard Version, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, God doesn't just want us to know the truth. He desires us to know the truth and to be saved. Pag sinabing He desires us, it's a more intense way of wanting. Mas masidhing pagnanasa na malaman natin ang katotohanan. Dahil maraming naglipana na mga kasinungalingan, lalo na sa panahon natin ngayon ng kawakasan, napakaraming kasinungalingan, especially in the advent of social media, hindi mo na alam kung ano ang iyong paniniwalaan. May nagsasabi ng ganito, may nagsasabi ng ganon. So, rampant ang kasinungalingan, lalo na ngayon sa mga panahon ng kawakasan. Pakinggan nyo sa Roma 1:25, ganito po ang ating mababasa. Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang
katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Marami pong nagkalat na kasinungalingan ngayon, lalo na sa religious world. Ang daming mga sinasabing aral daw ng Diyos at maraming napaniniwala. Kaya nakita nyo po mga kababayan na laganap ang kasinungalingan sa ating mundo dahil pinalitan ng mga tao ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya ibig ng Diyos malaman natin ang totoo dahil kung hindi natin malalaman ng totoo ay magiging alipin tayo ng kasinungalingan na nagkalat sa ating panahon. At dahil sa maraming napaalipin o naaalipin ng kasinungalingan, ibig ng Diyos na malaman natin ang totoo dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Ang katunayan sa isang talata ng Juan 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan'y magpapalaya sa inyo. Nakita niyo po kung bakit ibig ng Diyos na malaman natin ang katotohanan? Ang sabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, knowing the truth will liberate us from the deception and the lies that is very rampant, especially in our generation today. In fact, dahil sa matinding desire o pagnanasa ng Diyos na malaman ng tao ang katotohanan upang maligtas, ipinapasigaw niya yan eh. Pakinggan niyo ang sinasabi sa Isaiah 58:1. Ganito ang ating mababasa. Humiyaw ka ng malakas! Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalansang at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kaya po, kung mayroong katotohanan na gustong iparating ang Diyos, lalo na kung may mga pagsuway sa kanyang bayan, ang sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Dahil dito, nalalaman natin na talagang napaka-importante na malaman natin ang katotohanan. Dahil, sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At dahil sa katotohanan, kung kaya po ako ay humaharap sa inyo ngayon, mga kababayan, para wag naman kayong maligaw kung may maririnig kayo na anuman tungkol sa akin, ay wag kayong maligaw dahil gaya ng sinabi ko, marami na pong naglitawan ng mga usap-usapan sa social media tungkol sa akin at maging sa aking pamilya ay nadamay na rin dahil sa mga usap-usapang ito. Kaya once and for all, I would like to settle the score and let you know, brothers and sisters, our faithful truth seekers, it's time for you to know the unheard truth. Ang totoo po, kaya hindi nyo na ako nakikita at hindi nyo na ako naririnig maging ang aking anak, ay tumigil na po kami sa pagdalo.
masakit man sa aking kalooban at nakakalungkot mang isipin, ay kailangan ko pong sundin kung ano ang natutunan ko kay Brother Eli, kay kapatid na Eli. At ang pananampalatayang tinanggap ko, may 20 taon mahigit na ang nakakalipas, ay kailangan kong panghawakan. At higit sa lahat, kailangan ko pong sumunod sa utos na nasa Biblia, na galing sa Diyos, na ipinangaral ng mga apostol, at ipinangaral din ni kapatid na Eli. Ako po ay dating Katoliko. Kung inyong naririnig sa aming mga episode, minsan ay napag-uusapan namin ang dati kong relihiyon. Ako po ay dating Katoliko, nag-aral sa Catholic school at lumaking Katoliko. Naanib po ako sa iglesyang ipinangaral ni kapatid na Eli na nasa Biblia dahil sa aral na aking narinig sa kanya na hindi ko narinig sa matagal na panahon kong pagiging isang Katoliko. Aral na walang sino mang pastor na nakapagturo. Aral na galing sa Biblia, binabasa ni kapatid na Eli, at hindi galing sa kanyang sariling pagpapaliwanag. Ang aral po kasi ang natutunan ko o napakinggan ko kay kapatid na Eli, ang aral, ang batayan ng isang samahang sa Diyos. Laging sinasabi ni kapatid na Eli na pag mali ang aral, hindi sa Diyos. Dahil ang aral o ang turo ang siyang nagpapakilala kung ang isang samahan ay sa Diyos o hindi. Pakinggan nyo ang sinasabi sa Juan 7:17-18. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Saan po natin makikilala, mga kapatid, ang isang samahan o ang isang mangangaral kung ito ay sa Diyos o hindi? Sabi ng Biblia, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Saan po natin makikita, mga kapatid, kung ang isang samahan o ang isang mangangaral ay sa Diyos? Sa turo, sa aral. Kaya nung napakinggan ko si kapatid na Eli bilang isang Katoliko, napakinggan ko yung aral niya na hindi natututulan ng mga pastor. Kahit sinong pastor, mga pare, mga born again, sabadista, saksi ni Jehova, iglesia ni Manalo, wala pong nakatutol sa aral na narinig ko kay kapatid na Eli. Kaya natatak sa aking isip at sa aking puso na dapat ang aral ay totoo at dalisay at walang mali. Yan ang sinasabi ni kapatid na Eli. Pagka ang aral ay mali, ito po ay hindi sa Diyos. Kaya po nung narinig ko na iniiba na nila ang mga aral na aking sinampalatayanan at pinanghawakan na narinig ko kay kapatid na Eli, ay nakaramdam po ako ng unsa lahat ng lungkot dahil
Mga dati ko po silang kasama. Matagal kaming nagsama-sama. At mahal sila ni kapatid na Ellie. Kinalinga sila ni kapatid na Ellie. At hindi ko alam na babaguhin pala nila ang aral na pinanindigan ni kapatid na Ellie sa mahigit na 60 taon ng kanyang pangangaral, na aral na kanyang ipinagsigawan at itinaya ang kanyang buhay, binigay ang kanyang kalakasan dahil sa aral na galing sa Biblia. At unang-unang aral na kanilang binago ay ang Lucas 21:13-15. Pakinggan natin, mga kapatid, at aking babasahin sa Lucas 21:13-15. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Yan po ang unang-unang aral na binago nila, mga kababayan. Aral na sinampalatayanan ko kay kapatid na Ellie, na ipinagsigawan niya hanggang sa mga huling araw niya sa lupa. Hindi niya binago yan kahit maraming mga pastor na nagsasabi na hindi na daw uso yung ganyan, hindi na daw uso yung ganito. Pinanindigan po yan ni kapatid na Ellie hanggang sa huli. At ang sabi niya, ito pong sitas na ito, o ito pong mga sitas na ito ang ginagamit na batayan ni kapatid na Ellie sa kanyang pangangaral at sa kanyang pakikipagdiskusyon o pakikipagdebate sa iba't ibang mga grupo ng relihiyon. Ito po ang mga talata na kanyang pinanghawakan na patotoo, na galing na mismo sa ating Panginoong Hesukristo, patotoo ng isang samahang sa Diyos, na ang isang samahang sa Diyos ay binigyan ng Panginoong Hesukristo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kaya, nangyari po ito kay kapatid na Ellie. Walang nakatutol sa kanya, sa kanyang mga aral, sa kanyang pakikipagdiskusyon. Wala kahit isa na nakatutol sa mga ngaral na aking sinampalatayanan na sugong galing sa Diyos. Ang kahulugan daw ng Lucas 21:13-15 ay mabubuting gawa at hindi pakikipagdiskusyon. At ayon sa kanila, ito daw ay taltalan lang. Ibig nyo bang sabihin, yung ginawa ni kapatid na Ellie sa loob ng 60 taon ay pakikipagtaltalan lang at mali ang kanyang pagkaunawa sa isang bibig at karunungan? Hindi ba ang kausap ng Panginoon dito ay ang kanyang mga alagad? Hindi ba natupad sa kanyang mga alagad ang bibig at karunungan? At ang kanya daw alam ngayon na debate ay higher form of debate. Hindi ba, mga kapatid, mga kababayan, ang Panginoong Hesukristo din ay nakipag-debate, nakipag-diskusyon sa mga iskriba at pariseo? Paanong ginawa? Namigay ba ng pagkain? Nag
free store ba? Hindi ba nakipagtuligsaan din ang Panginoong Hesukristo at nakipagdiskusyon din sa mga eskriba at pariseo dahil sa aral? Yun ba ay old style debate? At yung sa inyo na mabubuting gawa ay higher form of debate? Ibig sabihin, ang alam nyong debate ay mas mataas na forma o anyo kaysa sa nalalaman at ginawa ng Panginoong Hesukristo? Hindi ba ang mga apostol ay nakipagdiskusyon din at nakipagdebate sa mga sinagoga tungkol sa aral? Yun ba ay pakikipagtaltalan lang na ginawa ng mga apostol? At ang sa inyo ngayon ang tama? Eh, hindi nyo kasi binabasa, hindi nyo ipinapaalam sa mga kapatid na ang bibig at karunungan na ipinangako ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay may consequence. Ano yung consequence? Eh di ituloy nyo ang basa. Hindi nyo kasi binabasa sa mga kapatid na ang bibig at karunungan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay may consequence o may kahihinatnan. Kung meron ka ng bibig at karunungan na yon na ipinangako ng Panginoong Hesukristo, ito ang mangyayari sa'yo. Basahin ulit natin ang Lucas 21:13 patuloy. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ituloy nyo ang basa. Pinuputol nyo kasi, datapwat kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kaya, ano po ang sign na nasa iyo yung bibig at karunungan na yon na ipinangako ng Panginoong Hesukristo? Kasi, maraming pwede magsabi, katulad niyan, ang interpretasyon ng iba, mabubuting gawa, yung bibig at karunungan. E ano ang sign na yun nga yung bibig at karunungan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo? Ano ang sign nun na makikita sa'yo? Ang sabi, datapot kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo. Biro niyo, ipapapatay? Sino sa inyo na nagpipristor at nagmimigay ng pagkain ang ipinapatay na? Eh dapat matupad sa inyo yung consequence na yan kung yan ang bibig at karunungan na ipinangako ng Panginoong Kristo sa kanyang mga lingkod. Ano pa? At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Sino sa inyo kinapuotan? Kinapuotan ba kayo ng mga aita? Kinapuotan ba kayo ng mga tricycle driver na binibigyan nyo ng lugaw at tinapay? O, kanina natupad yan? Yung consequence na yan? Hindi ba natupad yan kay kapatid na Eli? Hindi ba ilang beses na muntik na mapatay si kapatid na Eli dahil sa bibig at karunungan na binigay ng Panginoong Hesukristo sa kanya? Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi yan debate, hindi yan
taltalan, hindi yan ganito, hindi yan ganyan. Prehistory yan. Eh, hindi nga nagaganap sa inyo yung consequence eh. Dapat kasi, yung bibig at karunungan na yon, merong consequence yon. May consequence yon. At hindi nagaganap sa inyo yon. Ang totoo, sikat na sikat nga kayo ngayon sa social media eh. Sikat na sikat kayo. Proud na kayo. At ang daming natutuwa sa inyo. Eh, kabaligtaran yung nangyayari. Hindi kayo kinapopuotan at walang ipinapapatay sa inyo. Dahil hindi totoo ang bibig at karunungan na nasa inyo. Kung meron kayong bibig at karunungan, sigurado, hindi yan yung bibig at karunungan na bigay ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung nasa sayo ang bibig at karunungan na bigay ng Panginoong Hesukristo, mangyayari sayo ang nangyari sa Panginoong Hesukristo mismo sa mga apostol at kay Brad Eli. Ano yon? Pag-uusigin kayo, ang iba sa inyo ipapapatay at kapopuutan kayo ng lahat ng mga tao dahil ipinapangaral nyo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa prehistory, hindi dahil sa community pantry. Kaya para sabihin nyo na taltalan yung kay kapatid na Eli, malaking kasinungalingan, malaking kalapastanganan kay kapatid na Eli, at higit sa lahat, malaking kalapastanganan sa Panginoong Hesukristo na siya mismo ang nagsabi at nagbigay ng bibig at karunungan at iniba nyo ang kahulugan. Sasabihin nyo hindi nyo iniba. Paano hindi nyo iniba? At wala kayong iniiba. Sasabihin nyo wala kayong iniiba. E iba na nga ang inyong kahulugan eh. Iba yung kay kapatid na Eli, iba yung sa mga apostol, at sa Panginoong Hesukristo, sila kasi pare-pareho ng kahulugan eh. Bibig at karunungan, pakikipagtulig saan? Sa aral. Sa mga sinagoga. At sila kasi pare-pareho inusig, pinagtangka ang patayin, ang totoo, napatay, pati ang Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos ay ipinako sa krus. Dahil sa pangangaral at maging si kapatid na Eli, ilang beses pinagtangka ang patayin ng mga kaibayo sa pananampalataya dahil hindi nila natutulan ang karunungan at ang bibig na ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi nyo iniba. Eh, parang ganito. Tinuruan kayo ni kapatid na Eli na magluto ng adobo. Magluto ka ng adobo. Nadyan mo ng toyo, suka, bawang, at karne. Yun ang itinuro sa inyo ni kapatid na Eli. Pero anong ginawa nyo? Ginawa nyong toyo, kalamansi, at bawang. Oh, iniba nyo ba o hindi? Iniba nyo. Ang dahilan nyo, maasim naman din yung kalamansi eh, pwedeng ipamalis sa suka. Pero, iniba nyo pa rin. Walang hiwaga doon, iniba nyo. Iniba nyo eh. Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo iniba. Papaniwalain nyo yung mga tao na hindi nyo iniba. Sinong matinong isip na magsasabi na hindi nyo iniba, eh iba yung ipinangaral ni kapatid na Eli sa ipinapangaral nyo ngayon. At yung kanya italtalan at yung sa inyo ay higher form of debate. Paano nyo masasabing higher form of debate? Eh yun ang blueprint ng pangangaral na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Tinupad ng mga apostol at tinupad din ni Brad Eli. Ang totoo, nung tinukso ng Diablo ang Panginoong Hesukristo, anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Binigyan ba ng pagkain? Binigyan ba ng community pantry? Binigyan ba ng potable water? Anong ginawa niya?
Hindi ba nakipagtulig saan siya? Hindi ba nakipagdebate siya sa Diablo nung tinutukso siya? Binasaan pa nga siya ng sitas ng demonyo eh. Anong ginawa niya? Binasahan niya rin ang kasulatan. Kaya, yun ang blueprint ng pangangaral. Yun ang ginawa ng mga apostol. Ginawa ni kapatid na Eli. Tapos ngayon, babaguhin nyo. Hindi pwedeng pagkadating sa inyo, babaguhin nyo. Eh, yung salita ng Panginoong Hesukristo, bibigat karunungan, sinabi niya, bibigyan ko yung bibigat karunungan, yun, mananatiling yun. Kung ano yung blueprint na yun, mananatiling yun. Kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, mananatiling yun. Pakinggan nyo, ha? Sa Mateo 24 at 35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Nakita nyo, mga kapatid? Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay hinding-hindi lilipas. Ang langit at ang lupa, lilipas yan. Datapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya yung salita ng Panginoong Hesukristo, mananatili yon magpakailan-kailan man. Kaya pag sinabi ng Panginoong Hesukristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungang hindi matututulan ng lahat ninyong mga kaalit, hindi pangyayaring mabago yun. It will be the same as it was before and will stay and will remain as it is forever in eternity. Hindi pwedeng mabago yun na yun ang blueprint na bibigat karunungan na may consequence na kapopuotan kayo ng mga tao dahil sa bibigat karunungan na yon. Tapos pagdating sa inyong pamamahala ay iba na ang kahulugan. Hindi pwede. Dahil sabi ng Panginoong Hesukristo, ang langit at lupa ay lilipas. Ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya kung ano yung kahulugan ng sinabi ng Panginoong Hesukristo ang patotoo sa kanyang mga lingkod na naganap sa kanya mismo, sa kanyang mga alagad, hanggang kay kapatid na Eli, yun ang magiging kahulugan nun hanggang sa eternidad, mga kapatid at mga kababayan. Hindi ba sinagot ni kapatid na Eli yan? Ang sabi ni kapatid na Eli, pinag-uusapan natin ang politika, pinag-uusapan natin ang gobyerno, pinag-uusapan natin ang siyensya, pinag-uusapan natin ang ganito, pinag-uusapan natin ang ganun. Tapos, sasabihin nyo, hindi na kailangan pag-usapan ang sa Diyos. Katangahan yan, sabi ni kapatid na Eli. Katangahan na hindi mo pag-uusapan ang tungkol sa Diyos. O edi, hanapin nyo yung video ni kapatid na Eli na sinasabi niyang katangahan ang sabihin mo na hindi na kailangan makipag-diskusyon o makipagtulig saan tungkol sa aral ng Diyos. At sinasabi pa nila na yung mabubuting gawa daw, hindi matututulan. At parang pinapalabas nila na si kapatid na Eli ba na natutulan ng kahit na sino? Sinasabi nyo bang may nakatutol kay kapatid na Eli sa ginawa niyang pakikipagdiskusyon at pangangaral? Tama, may mga tumututol na ganito, ganyan. Iba naman kasi yung tumututol sa nakatutol. Sinasabi nila na yun daw mabubuting gawa ay hindi daw matututulan yun dahil hindi daw natutulan yun ng mga eskriba at pariseo at ito yung ginagamit nila sitas. Sa Juan 10:32 at 33, ito po ang ginagamit nilang batayan na hindi daw natututulan ang mabubuting gawa. Pakinggan natin, mga kapatid, mga kababayan. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang
ibinabato ninyo sa akin, sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya sinasabi nila ito, ayan Ika, hindi natutulad ng mga Hudyo ang mabubuting gawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo. E tama naman pong hindi natutulan eh. Dahil hindi naman yun ang habol ng mga Hudyo. Ang itinatutulan ng mga Hudyo, yung pangangaral na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung mabubuting gawa. Eh ang ginagawa nyo, gusto nyong gumawa ng mabubuting gawa dahil ayaw nyong matutulan kayo ng mga Hudyo. Ang piniling gawin ng mga ito, yung gawang hindi natutulan ng mga Hudyo. Ayaw nila nung kapuutan sila ng mga Hudyo, kaya ayaw nilang piliin yung dapat nilang piliin. Ano yun? Yung mangaral. Yung katulad ng ginawa ni kapatid na Eli, na bibig at karunungan, nangangaral. Doon siya ipinapako ng mga Hudyo eh. Dahil sa nangangaral siya. Kaya ang ginagawa nyo ngayon, yung mabubuting gawa, yan yung mga approve sa mga Hudyo. Approve ng mga iskriba at mga pariseyo. Ayaw nyong gawin yung kinapopuotan ng mga Hudyo, mga iskriba at pariseyo. Alin yon? Yung mangaral ng ebanghelyo. Ang gusto nyong gawin, ang gusto nyong pasiyahin ay yung mga Hudyo at mga iskriba at mga pariseyo sa ginagawa ninyo. Kaya lumalabas, pareho na lang kayo ni Kibuloy na hindi na uso yung pakikipagdebating alam ni Bad Eli na sa inyo ay taltalan, na sa inyo ay lower form of debate at kayo ang higher form of debate. Mas mataas pa ang debating alam nyo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Pareho na lang kayo ni Kibuloy. At nakakalungkot. Samantalang mula pa nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa panahon ni kapatid na Eli, iisa ang mode o ang style, kung masasabing style, ng pangangaral. Eh, maski si Jonas nung inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninibe, ano bang inutos sa kanya? Pumunta ka sa Ninibe at magtayo ka ng community pantry para luwalhatiin nila ako? O pumunta ka sa Ninibe at mamigay ka ng lugaw para sumampalataya sila at magsisi? Sa Jonas 1:1 patuloy, ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitai na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Basahin natin mga kapatid sa English translation sa King James. Jonah chapter 1 verse 1 and 2. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Ang kahulugan po ng salitang cry sa Hebrew ay koro. Koro. Na ang ibig sabihin ay to preach, mangaral, hindi magtayo ng community pantry o mamigay ng food pack. Inutusan siya, pumunta sa Ninibe para mangaral at magsisi ang mga taga Ninibe dahil lilipulin sila ng Diyos kung di sila magsisisi. Sa bagong tipan, anong ginawa ng Panginoong Jesucristo?
Bumababa ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa para magtayo ng community pantry. Ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Hindi ba't nangaral? Nagpakain ng Panginoong Hesukristo, pero hindi for the sake of magpakain lang. Nagpakain siya dahil ginabi siya sa pangangaral. Hindi siya nagpakain para manghikayat ng tao. Nangaral siya para manghikayat ng tao at nung inabot siya ng gabi sa pangangaral, doon siya nagpakain. Ang katunayan, kung babasahin nyo, nung nagpakain siya ng 5,000, kinabukasan, lumipat siya sa ibang bayan. Nabalitaan ng 5,000 na lumipat siya sa ibang bayan, sumunod yung mga tao. Anong sinabi ng Panginoong Hesukristo? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sinusundan niyo ako dahil pinakain ko kayo. Dito niya, binitawan yung mga salitang, huwag kayong magsiasa sa pagkaing nasisira. Pakinggan nyo, basahin natin ang nangyari. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagadman, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Kapernaum na hinahanap si Jesus. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Ano po ang nangyari mga kababayan? Nang ginabi ang Panginoong Hesukristo sa pangangaral, pinakain niya ang mga tao. Pagkatapos kinabukasan, lumipat siya ng lugar. Nabalitaan ng mga pinakain niya na lumipat siya doon sa lugar na yon. Kaya sinundan siya, pumunta sila doon para makakain ulit. Nakita ng Panginoon yung puso nila na sila pumunta doon hindi para doon sa mga tandang nakita nila sa Panginoong Hesukristo, kundi dahil gusto nilang kumain ulit. Gusto silang pakainin dahil gusto nila pakainin ulit sila ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Makikita nyo mga kapatid, hindi pinahalagahan ng Panginoong Hesukristo ang pamimigay ng pagkain. Ang ginawa niya, tinuruan niya ng mas mahalagang aral. Tinuruan niya ng katotohanan ng dapat matutunan ng bawat isang tao na nag-iibig maligtas. Alin yun? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, hindi dahil sa lugaw, hindi dahil sa tinapay, hindi dahil sa kape, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, si kapatid na Eli, kahit matanda na, nangangaral dahil alam niya yung kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos eh. Nasa Pilipinas pa kami ni kapatid na Eli. Meron ng priestor. Nasa Pilipinas pa si kapatid na Eli. Nagpapakain na siya ng mga tao. Pero hindi niya binibida yan
na gaya ng ginagawa nila ngayon. Tama, minsan nagtatanong mga tao, minsan nababanggit ni kapatid na Eli. Kasi hindi na maiiwasan, nagtatanong yung mga tao, mababanggit niya. Pero iba yung nababanggit kaysa ipapangalandakan mo sa lahat ng social media, sa lahat ng pagkakatipon, maging sa pagkakatipon na nga sa loob eh, pinapangalandakan nyo pa eh. Kung hindi yan pangangalandakan, hindi yan ang priority ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Hindi bumaba dito ang anak ng Diyos para tapusin ang poverty o magpakain ng mahihirap dahil gustong turuan ng Panginoong Jesucristo na kahit nagugutom tayo, kahit meron tayong hirap na dinadanas sa mundong ito, merong naghihintay sa atin na isang buhay na hindi mo maitutumbas yung lahat ng hirap, lahat ng gutom na nararamdaman mo dito sa lupa, sa buhay na darating. Pakinggan nyo sa ikalawang Korinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Kaya ang mga apostol, tinuruan ng Panginoong Jesucristo na huwag tumingin sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya kung nagugutom man tayo, kung naagrabyado man tayo o meron tayong mga dinadala sa buhay na ito, minsan hinahayaan ng Diyos para matuto tayo at sumampalataya tayo na merong mas mahalagang bagay kaysa naririto sa lupa. There are greater things that awaits sa piling ng ama at ng kanyang anak. Hindi masamang tumulong tayo sa mga mahihirap, magbigay tayo ng pagkain, pero hindi yan ang priority. Hindi yan ang pangangaral ng ebanghelyo. Parte lang yan ng paggawa mo bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. Pero ang tunay na priority, kaya bumaba dito ang Panginoong Jesucristo sa lupa, ay upang mangaral, ipangaral ang katotohanan, at itinuro niya sa mga apostol na mangaral din at isigaw ang katotohanan, ipangaral ang ebanghelyo, at yan din ang natutunan ni kapatid na Eli. Kaya si kapatid na Eli, kahit matanda na siya, kahit 70 anyos na siya, hindi siya napapakali na hindi makapangaral. Kahit marami na siyang recorded ng mga video, ng Bible exposition, ng mga programa, na pwede naman niya sabihin na i-play na lang yan at magpapahinga na lang ako, hindi po ganun ang kanyang mentality. Tumanda si kapatid na Eli na kahit may trangkaso, masakit ang katawan, pero pagdating ng oras ng Bible exposition, ng gawain, tatayo at tatayo para maisigaw ang katwiran. Dahil alam niya, araw-araw, may mga iba't ibang taong naghahanap ng katotohanan. Araw-araw, may mga taong ibig magtanong, ibig maliwanagan, mga taong naloloko, nabubulagan ng mga bulaang pastor. Alam yan ni Bad Eli, kaya umaga, tanghali, gabi, hanggang sa tumanda siya,
Inalay niya ang kanyang buhay. Ipinain niya ang kanyang liig para lang makapangaral ng pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesukristo, mga apostol, na kanya rin namang sinunod. Ngayon, iba na ang pangangaral. Higher form na ngayon. Mas malalim na ngayon. Mas detailed, mas maliwanag. Ito pa nga yung isa sa mga dinadaing sa akin ng mga taong lumalapit sa akin. Mga kapatid, matatanda ng kapatid, may bagong kapatid, may tatlong taong kapatid, may isang taong kapatid. Yung isang kapatid, mula pa nung panahon ni kapatid na Perez, yung isang kapatid galing sa iglesia ni Manalo, yung ibang kapatid umiiyak, hindi daw nila matatanggap na ngayon mas malalim at yung turo ni kapatid na Eli ay kulang-kulang, hiwa-hiwalay, at ngayon daw ay nabubuo ng puzzle. Ngayon daw ay kumpletong-kumpleto na. Na para bang si kapatid na Eli ay nagturo ng hiwa-hiwalay na turo at ngayon lang nila nabubuo. May nakarating sa akin na sinasabi daw na ngayon lang daw nila naintindihan ang pag-ibig. Samantalang 40 anyos ka na sa iglesia, 30 anyos, diyan ka na ipinanganak, diyan ka na nakalbo, diyan na naubos ang buhok mo. Ngayon mo lang natutunan ang pag-ibig? Anong klase yun? Ministro ka pa. Ngayon mo lang natutunan ang pag-ibig. 60 taon nagturo si kapatid na Eli. 40 taon ka sa iglesia, 30 taon. Kung gaano ka katagal sa iglesia, hindi mo natutunan kay kapatid na Eli ang pag-ibig? Hindi itinuro ni kapatid na Eli ang pag-ibig? Lalabas, yung tatay mo namatay, hindi natuto ng pag-ibig, ganun ba? Samantalang, sa doktrina pa lang, itinuturo na ni kapatid na Eli na buong buo ang pag-ibig. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa mga kapatid. Pangatlo, sa mga hindi kapatid. Pangapat, sa mga kaaway. Itinuturo na yan sa doktrina pa lang. At hindi lang itinuturo ni kapatid na Eli. Ipinamumuhay niya yan. Hindi mo nakita kay kapatid na Eli yan? Hindi mo naramdaman kay kapatid na Eli ang pag-ibig, ang buong pag-ibig sa ginawa sa iyo ni kapatid na Eli na pakikisama, pakikitungo, paglingap? Hindi nyo naramdaman yan kay kapatid na Eli? Ang pag-ibig naman hindi lang natututunan sa letra, sa titik. Makikita mo ang pag-ibig sa pumumuhay ng isang tao. Kasama ka ni kapatid na Eli, matagal na panahon. Ministro ka pa. Ministro pa kayo. Hindi nyo natutunan kay kapatid na Eli ang pag-ibig. At ngayon nyo lang nabubuo ang puzzle. Ganun ba ang turo ni kapatid na Eli? Ganun ba ang pagkakilala mo sa mga ngaral na sinampalatayanan ko at sa mga ngaral na sinampalatayanan ng mga kapatid na ang turo ni kapatid na Eli ay puzzle o nakakalito at hindi maintindihan? At ngayon nyo lang nabubuo ang pag-ibig. Lumalabas yung lolo at lola nyo, hindi natuto ng pag-ibig, namatay sa iglesia na hindi natuto ng pag-ibig, na kayo lang ngayon ang natuto ng pag-ibig. Yung mga anak nyo, magulang nyo, asawa nyo, nilingap ni kapatid na Eli, hindi ba pag-ibig yon? Anong puzzle pa doon? Ano pang hiwaga ang kailangan doon? Pag may sakit kayo, may sakit ang mga mahal nyo sa buhay, tatawag kayo kay kapatid na Eli, this oras ng gabi. Babangon yung tao, halos wala pang tulog, masagot lang kayo sa telepono.
Hindi ba pag-ibig yun? Aalalahanin kayo ni kapatid na Eli ang mga asawa ninyo, ipagluluto ni kapatid na Eli kahit pagod na yung tao. Hindi ba pag-ibig yun? Hindi nyo ba natutunan yun? Tapos sasabihin nyo ngayon, naintindihan nyo yung pag-ibig ngayon. Nagpondahan lang kayo, naintindihan nyo ng pag-ibig. Nagawa na ba nino man sa inyo? Nagawa na ba nino man sa inyo ang nagawa ni kapatid na Eling pag-ibig na ipinakita sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay? Sagutin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo natutunan kay kapatid na Eling pag-ibig? Itinuro niya yan, binasa niya sa Biblia, higit sa lahat, ipinamuhay niya. Hindi nyo ba nakita si kapatid na Eli umibig sa mga kaaway? Ilang mga kaaway sa pananampalataya ang pinatitira ni Bad Eli sa compound? Binibigyan ng pagkain, sinusustentuhan. Hindi ba pag-ibig yon? Yun lang naman ang pag-ibig eh. Hindi naman mystery ang pag-ibig eh. Ang pag-ibig, ang dakilang pag-ibig, ang sakdal na pag-ibig, ibigin mo ang kapatid, ibigin mo rin ang kaaway. Pakinggan nyo. Sa Mateo 5:43 patuloy, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopootan mo ang iyong kaaway. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang sakdal na pag-ibig, umiibig sa kapatid at sa kaaway. Hindi ba't isinabuhay yan ni kapatid na Eli? Hindi mo natutunan yan kay kapatid na Eli? Hindi nyo natutunan yan kay kapatid na Eli? Sasabihin yung puzzle, ang aral ni kapatid na Eli tungkol sa pag-ibig? Ngayon nyo lang nabubuo ang puzzle? Nakakalito ba ang aral ni kapatid na Eli? Hindi ba maintindihan mangaral si kapatid na Eli? Kung 40 taong ka, 30 taong ka sa loob ng iglesia, o diyan ka na ipinanganak, lumaki ka diyan, tumanda ka diyan, hindi ka natuto ng pag-ibig, tingin ko wala kang karapatan na magturo ng pag-ibig. Eh hindi ka natututo eh. Biro mo, yung mga ngaral mo, halos lumawit yung dila sa pangangaral sa'yo, sa mga kapatid. Eh hindi ka pala natuto. Tapos ngayon, mangangaral ka ng pag-ibig. Anong alam nyo sa pag-ibig? Eh kami nga eh. Nung nalaman yung hindi na kami dumadalo, anong ginawa ninyo? Hindi ba tinuring nyo kaming kaaway? Yung mga kapatid dito na pag nakakasalubong namin, iniirapan kami. Di ba tinuring nyo na kaming kaaway? Pero okay lang yun. Ituring nyo akong kaaway. Matatanggap ko, ituring nyo akong kaaway. Pero yung bata, 9 taong gulang bata, ituturing yung kaaway. Bakit ko nasabing tinuturing yung kaaway? Eh, yung batang yun, pinakamamahal ni Brad Eli. Hindi nyo mabigyan ng konting sampalok galing sa farm ni Brad Eli na itinanim niya para sa kanyang mga apo. Kasi yung anak ko na 9 taon, paborito niya yung sinigang. Ang ginawa ni Brad Eli, nagtanim ng
sampalok doon sa farm para anumang oras na humiling yung bata na sinigang, maipagsisigang niya. E nung nagpahinga si kapatid na Eli, at nalaman ng mga ito na hindi na kami dumadalo, nang hingi ng naghahanap ng sinigang yung bata, sabi niya gusto niya yung sinigang ni kaka niya, eh wala kaming sampalok dahil wala na kaming access sa farm eh. Wala na kaming access sa farm ni Brad Eli. Ang may mga access, yung ibang tao. So, ang ginawa ng nanay ko, nag-chat doon sa isang kapatid na nandun sa farm, na dati naman niyang kaibigan, na dati nga, yung pa ang nagbo-volunteer na magbigay ng mga prutas. Humingi siya ng sampalok. Ang ginawa, kahit nakita yung message, hindi nag-reply, at blinak pa. Yan ngayon ang pag-ibig nyo. Yan ngayon ang cares nyo. Ganyan ang espiritu nyo ngayon. Pero kung si Brad Eli, kahit sino pa ang manghingi na kaaway, kahit katoliko, kahit sabadista, kahit iglesia pa ni Manalo, kahit kaaway yan, sigurado ako, hindi pagdadamutan ni Brad Eli yan. Pero okay, pagdamutan niyo ako, kung tinuturin niyo akong kaaway, okay. Pero yung bata, na mahal ni kapatid na Eli, hindi niyo man mabigyan ng isang itlog ng manok, magaling kayo sa pag-ibig. Ngayon niyo lang nabuo yung pag-ibig niyo. Hindi niyo man maalala yung bata. Bakit idadamay niyo yung bata na mahal ni kapatid na Eli? Ni isang pirasong saging na galing sa farm ni Brad Eli, hindi nyo mabigyan kung may pag-ibig kayo. Yan ang pag-ibig nyo. Yan ang natutunan nyo. Tapos sasabihin nyo, mas malalim kayo ngayon, mas naiintindihan nyo ngayon, at dati, churi lang. Kay Brad Eli, churi lang. Ngayon, application, execution, yan yung mga terminong ginagamit nyo eh. Ibig sabihin, hindi nag-execute ang mga kapatid dati. Yan nga yung iniiyak sa akin ng isang kapatid eh. Pero mo, sasabihin mo, ngayon lang gumagawa yung mga kapatid. Samantalang itong kapatid na to, tinaya ang buhay niya para lang lumipat mula doon sa isang relihiyon hanggang sa maanib. Sasabihin mo, hindi gumawa, hindi nag-execute. May mga kapatid nga, hindi pa nababautismuhan. Tumigil na sa paninigarilyo, tumigil na sa pambababae, tumigil na sa panlalalaki. Nagbago na eh, hindi pa nababautismuhan eh. Hindi pa nakakatapos ng doktrina, nagbago na agad eh. Yun ba hindi execution yun? Hindi ba yun application? Kaya nga tayo merong nasususpindi. Pag hindi ka nag-execute ng doktrina, suspindido ka o tiwalag ka. Hindi pa execution yun. Bakit sasabihin nyo ngayon lang ang execution na mas proud kayo ngayon? Mas proud kayo ngayon sa iglesia? Dahil nakikita nyo ngayon nag-execute? Naintindihan nyo ba yung mga sinasabi nyo? Mas proud kayo ngayon sa iglesia? Eh, yung iglesia, dati pa yan eh. Panahon pa ng Panginoong Hesukristo. Umanib lang tayo. Tapos sasabihin mo, mas proud ka ngayon sa iglesia? Hindi ka naging proud sa iglesia dahil namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin? Hindi ka naging proud sa iglesia dahil nag-alay ng buhay yung mga apostol para sa atin? Naging proud ka sa iglesia dahil namigay ka ng lugaw, kape at tapsilog? Isipin niyo yung mga sinasabi niyo. Tumanda kayong wala kayong pinagkatandaan. Mas proud kayo sa iglesia. Eh, ang iglesia napakatagal na yan. Umanib lang tayo. Meron bang ganyan na sinasabi si Badeli na mas proud ako ngayon sa iglesia ko? Wala. Pero mas proud ka pa sa ginawa mong community pantry. Samantalang nung panahon ng first century Christians, ang Panginoong Hesukristo napako sa cross, hindi ka proud nun. Yun ang proudest moment na dapat sinasabi mo sa iglesia. The proudest moment na dapat mong sabihin ay noong inalay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay sa cross. Tapos sasabihin mo, mas proud ka ngayon sa iglesia.
kung ano-ano mga sinasabi nyo eh. Ba't kailangan palaging kukumpara kayo? Na mas malalim ngayon, mas ano ngayon, mas maliwanag ngayon. Bakit palagay nyo, granting without accepting, meron kayong naunawaan na malalim? Ba't hindi na lang kayo magpasalamat sa Diyos? Bakit lagi nyo pang kailangan ikumpara? Si Brother Eli. Bakit? Anong sense? Bakit kailangan nyo lagi mag-comparison? Bakit kailangan nyo lagi i-down yung mga ngaral na sinampalatayanan namin? Bakit hindi na lang kayo magpasalamat sa Diyos kung totoong meron nga kayong nauunawaang malalim? Samantalang, kung tatanungin ko yung mga nagchat-chat sa akin, eh, wala nga silang mapulot kundi paulit-ulit, tatlong oras na paulit-ulit, nasusuka na daw sila dahil paulit-ulit na yun din naman, na isang linggo, yun ang pag-uusapan. Anong mas malalim dun? Eh, mas kawawa yung isang kapatid nasa abroad. Kasi sa abroad, buong linggo may trabaho sila, kaya nakakadalo lang sila sa weekend. Kaya yung mga pagkakatipon, sabay-sabay nila pinapanood. Prayer meeting, worship service, pasalamat. Sunod-sunod yon, marathon yon. Eh kung pare-parehong pinag-uusapan mula prayer meeting, worship service at pasalamat, eh ikaw man, mauumay ka rin doon. Mauumay ka rin nun. Tapos sasabihin nyo, kayo ang malalim, kayo ang maliwanag. Ngayon nyo lang natutunan. Pudpud na ang Biblia nyo. Ngayon nyo lang natutunan yan. Napakalaking kalapastanganan yan kay Bad Eli. Pudpud na ang Biblia nyo. Ngayon lang natutunan yan. Alin? Yung pag-ibig sa kapatid? Ngayon nyo lang natutunan? Kung hindi nyo natutunan yan kay kapatid na Eli, sa mga sinasabi niya at sa mga ipinamumuhay niya, wala kayong karapatan na magsabing alam ninyo ang pag-ibig. Sinasabi nyo na ngayon nyo lang natutunan ang pag-ibig. Pakinggan natin mga kapatid, mga kababayan. Talasan nyo ang pakinig nyo. Babasahin ko ang transcript at sundan ninyo at gamitan nyo ng konting utak at common sense. Alin dito ang hindi pa natin naririnig mga kapatid o mga binasa sa mga talatang ito? So lahat daw ng mga talata na yon ay narinig na at nabasa na. Pero hindi ba totoo na meron ngayon, kailan po? Ngayon, paghipo ang Diyos sa atin na ipinauunawa sa ating lahat. So may sinasabi po siya dito na paunawa daw ng Diyos ngayon. Ibig sabihin, yung unawa na yon wala dati at ngayon lang daw po dumating. Tuloy natin. Ako nga po, nagre-reflect ako eh. We should all grow old and mature together. Eh kung balikan ko nga po ang mga nakaraang panahon, ba't nga ba eh, yung mga ganun eh di ako nakapagpigil. May mga salitang nabitawan ako sa kasama sa mga nagdaang panahon. May mga actuations, may mga paraan ng pakikitungo sa kapatid. Kung tingnan ko, ito na nga po ang sagot. So may sinasabi siya na nagawa niya dati, impliedly, nung panahon ni kapatid na Eli, at ngayon, nagkaroon daw ng sagot. Tuloy po natin. Sa loob-loob ko, kinulang pala ako ng pag-ibig nung time na yon, kaya hindi ko yon nagawa. So, inaamin niya, kinulang siya ng pag-ibig nung time na yon, nung time ng kapatid na Eli, kaya hindi daw niya nagawa. Kaya ako nakapagbitaw ng ganung salita. Kaya ako nakapagbitaw, nakasakit sa kalooban ng kapatid ko. Sabihin na ngang may mali siyang nagawa sa akin. Pero bakit ganun pa ang naiganti ko? Kung noon, kailan yung noon mga kapatid, mga kababayan? Ang sinasabi niyang noon, yung panahon ni kapatid na Eli. Kung noon, siguro, sa loob-loob ko, na-realize ko na ito,
baka sakali siguro na mas nakapagpigil ako, mas nai-apply ko ang pag-ibig na natutunan natin. May sinasabi siyang point in time. Noon, meron siyang hindi naunawa na ngayon daw dumating yung unawa. Ano yung unawang dumating ngayon? Kung noon siguro sa loob-loob ko lang na-realize ko na to, baka sakali siguro na mas nakapagpigil ako, mas nai-apply ko ang pag-ibig na natutunan natin. So, sinasabi niya na dati, hindi niya nai-apply yung pag-ibig dahil kinulang siya ng pag-ibig. So, lalabas, kaya siya kinulang ng pag-ibig dahil hindi niya naunawa dati at ngayon lang daw dumating yung pagkaunawa. Kaya nagsisisi siya, sabi niya, kung dati ko pang naunawaan ito, sana nai-apply ko na, hindi ako nakapagsalita ng masakit sa kapatid, at nai-apply ko yung pag-ibig na natutunan natin. Lalabas mga kapatid, hindi lang si Brad Ailey ang sinisisi nito. Dahil una-una si Brad Ailey ang mangangaral. Pinapalabas mo ba na hindi na ituro sa iyo ni kapatid na Ailey yung unawang yon para makapagpigil ka sa kapatid? Yan ba ang sinasabi mo na hindi ka tinuruan ni kapatid na Ailey na makapagpigil kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo? Hindi mo na unawa yon. May mas malalim na implication itong sinabi niya eh, mga kababayan eh, kung gagamitan niyo ng konting pag-iisip, hindi ba ang Diyos ang naglagay kay kapatid na Ailey? Ang Diyos ang nagbibigay ng unawa kay kapatid na Ailey? So, kung hindi na ituro sa'yo, pinapalabas mo impliedly na hindi na ituro sa'yo noon, yung unawa na yon, ibig sabihin, hindi tinuro ng Diyos kay kapatid na Ailey noon at ngayon mo lang natutunan. So, nagkasala ka ayon sa'yo na ang may kasalanan ngayon ang Diyos dahil hindi niya itinuro kay kapatid na Ailey yung kaunawaan na yon na magpigil ka pag yung kapatid mo nagkakasala sa'yo. O hindi ba? Iniisip niyo po ba yan mga kapatid, mga kababayan? Lalabas, sinisisi niya ang Diyos eh. Dahil hindi niya naunawaan yun. Bakit ang Diyos? Ang Diyos kasi ang nagbibigay ng unawa sa mga ngaral, hindi po ba? Para hindi maunawaan yun, una, lalabas, hindi itinuro ng mga ngaral. Pangalawa, at higit sa lahat, hindi ipinaunawa ng Diyos doon sa mga ngaral na yun. Bakit naman hindi ipapaunawa sa iyo ng Diyos na magpigil ka sa kapatid na nagkakasala laban sa iyo? Hindi ba nasa Biblia na yon? Ano yung hindi mo naunawaan? 40 years sa iglesia? 50 years? Nalagas na yung buhok natin sa iglesia? Hindi mo naunawaan na magpigil ka, magpatawad ka pag yung kapatid mo ay nagkakasala laban sa'yo? O di ba, ang utos nga eh, pag nalaman mo yung kapatid mo may laban sa'yo, di ba anong utos sa atin? Iwan mo yung hain mo, pumunta ka doon sa kapatid, makipag-ayos ka. Di ba mas malalim na karunungan yun? Na yung kapatid na ang may laban sa'yo, wala ka namang laban sa kanya, pero ikaw pa rin yung inuutosang pumunta doon sa kapatid. Hindi ka pwedeng mag-alay ng pagpapasalamat mo o ng hain mo hanggat hindi ka nakikipag-ayos doon sa kapatid na may laban sa'yo. Hindi ba pagpapaunawa yun noon pa? Sa panahon ni kapatid na Ailey, ipinaunawa na sa kanya yan at itinuro na sa atin ni kapatid na Ailey? Anong sinasabi mo na hindi mo naunawaan yon noon at ngayon lang dumating ang paghipo ng Diyos sa inyo? Eh, tingnan natin ha. Sinasabi nyo, hiwa-hiwala yung puzzle ni Brad Ailey sa pagtuturo, lalo na sa pag-ibig, hiwa-hiwala, ngayon nyo lang nabubuo. O di, isa ilalim natin si Brad Ailey sa checklist. Pag-ibig sa kapwa, hindi ba ginawa ni Brad Ailey yan? Hindi nyo ba nakita ang ginawa ni Brad Ailey yan? Sa loob ng matagal na panahong kasama nyo si Brad Ailey, hindi nyo ba nakita ang pag-ibig ni Brad Ailey sa kapwa? Paano pag-ibig? Lalo na nung matanda na siya,
70 years old. Ganito, mga kababayan, mga kapatid, Biyernes ng umaga, babiyahe kami ng malayong destinasyon. Sasakay kami ng eroplano, pipila sa boarding gate. Pag wala pa yung eroplano, uupo doon sa isang sulok, maghihintay ng pagdating ng eroplano. Pagdating ng eroplano, pipila sa boarding gate. 70 years old, mahigit. Magbabiyahe, sasakay ng eroplano. Isa't kalahating oras, may stopover. Maghihintay sa airport, 4 na oras, 5 oras, 6 na oras, kung gaano katagal yung stopover. Nakaupo doon, nakasalpak sa isang sulok. Walang VIP treatment. Matanda na, 70 years old. Sasakay ulit ng pangalawang eroplano, darating sa destination, alas 7 ng gabi. Walang pahinga. Uupo, 1 minuto, 2 minuto, tapos maliligo, magbibihis, magsasalita sa pasalamat dahil pasalamat ng gabi. Matatapos yung pasalamat, madaling araw, alas 3, alas 4. Doon palang kakain ng hapunan si Bud Eli. Matutulog si Bud Eli, alas 5. Kung makakatulog, gigising alas 7 dahil merong Bible exposition. Pagkatapos ng Bible exposition, alas 11:30, magbabiyahe na naman kami. Papunta doon sa susunod na Bible exposition ng gabi. Sabado ng gabi may Bible exposition. Land travel. Magbabiyahe na naman kami. Land travel, 5 oras, 6 na oras. Isang maliit na van. Siksikan kami. Darating kami sa venue, alas 7 o 7:30. 8 o'clock ng gabi, mag-uumpisa ang exposition. Matatapos ang exposition, alas 12 ng hating gabi. Kakain lang ng lugaw. Pagkakain ng lugaw, land travel ulit. Papunta sa isa na namang lugar. Doon kami magpapalipas ng gabi. Matutulog kami na nagbebiyahe sa isang maliit na van hating gabi hanggang madaling araw. Walang titigil lang ang van pag magpapagasolina. Darating kami Linggo ng umaga, alas 6, sa susunod na venue para mag-expo. Uunat lang ng konti si Bud Eli dahil masakit yung likod niya dahil sa haba ng biyahe sa van. 10 minutes, 15 minutes, pinakamatagal na, tapos maliligo na, magbibihis, at haharap na sa mga tao para sumagot ng mga tanong sa exposition. Matatapos ang exposition, tanghali alas 11. Babiyahe kami pabalik, land travel, dahil hahabulin namin yung flight sa gabi para makauwi kami dito sa bahay. 70 years old, 71, 72. Ganun ang naging pamumuhay niya sa mga huling araw ng kanyang buhay. Hindi ba pag-ibig sa kapwa-tao yan? Na alang-alang sa kapwa-tao, kahit na marami naman siyang recorded tapes, mga recorded exposition, recorded na Bible study, pinipilit niya makapaglingkod sa mga tao dahil alam niya ang kahalagahan na malaman ng tao ang totoo. Hindi ba pag-ibig yan, mga kababayan? Ang matindi, minsan, aabutan pa ng trangkaso si Brad Eli. Masakit na masakit yung katawan niya, inaapoy ng lagnat, pero pipilitin pa rin na makatayo o makaupo, makapagsalita, makapangaral dahil sa pag-ibig sa kapwa. Hindi nyo natutunan yon? Kulang yon? Kulang? Ngayon nyo lang nabubuo? Di ba? Nakikita nyo, minsan nakadextrous pa si Brad Eli. Pero tumatayo sa mga tao. Pag-ibig sa kapwa yun eh. Oh, pag-ibig sa kapatid. May kapatid na lugi sa negosyo o inutangan siya ng isang kapatid. Wala namang kamalay-malay si kapatid na Eli. Lalapit kay kapatid na Eli. Inutangan po ako ng kapatid, hindi na po ako binayaran. Magkano po? 500,000 po. O sige, huwag ka nang magdamdam sa kapatid. Eto,
Hindi ba pag-ibig sa kapatid yun? Di ba nakikita niyo yan? Dahil nakakalapit kayo kay Badeli eh. Hindi ba pag-ibig yan? Hindi ba pag-ibig yan na tinuro ng Diyos? Na kahit wala naman siyang obligasyon, wala siyang kinalaman doon sa utangan nila nung kapatid, o wala siyang kinalaman doon sa negosyo ng kapatid, nung kumikita yung kapatid, walang bahagi si kapatid na Eli. Nung nalugi, si Bert Eli ang magbabayad ng mga utang. Hindi ba pag-ibig po yan, mga kababayan? Hindi nyo na appreciate yun, hindi nyo natutunan yun. Pag-ibig sa kaaway, ilan ang mga inaalagaan ni Brad Eli sa orphanage na hindi natin kasama sa iglesia? Ilan ang mga pinapatuloy ni Brad Eli sa apartment niya na mga kaiba yun natin sa pananampalataya? Hindi nyo nakita yun? Hindi ba pag-ibig yun? Hindi ba matinding pag-ibig yun dahil kaaway yun eh? Kaaway, pero nililingap pa rin niya. Yung mga iba nga doon, mga kaaway na gusto siyang patayin dati. Pero pinakitaan niya ng pag-ibig. Nilingap niya. Hindi niyo nakita yun? Hindi niyo natutunan yun? Ngayon lang dumating sa inyo yung paghipo. Sa tinagal-tagal niyo sa iglesia, ngayon lang dumating yung paghipo sa inyo ng Diyos. Dati nang pinaunawa ng Diyos yon kay kapatid na Eli. Ang pag-ibig sa kapwa, sa mga kapatid, sa kaaway. Sa inyo, kahit sa inyo. Magpapaalam ka kay kapatid na Eli. Katatapos lang ng expo, magpapaalam ka, uuwi ka sa Amerika. Anong gagawin ni kapatid na Eli kahit pagod na pagod na, katatapos lang 4 oras na expo? Gagawin ni kapatid na Eli, sandali. Hindi ba ipagluluto pa yung asawa mo nung paborito niyang pagkain? Hindi ba pag-ibig yon? Hindi mo natutunan yon? Hindi mo naunawaan yon? Bukod sa binigyan ka ng allowance bago ka umalis, pinagluto pa yung asawa mo, naalala yung asawa mo. Hindi ba pag-ibig yon, mga kababayan? Bakit sasabihin mong ngayon mo lang naunawa ang pag-ibig? Hindi ba pag-ibig yun? Sino ang nakagawa sa'yo ng ganyan? Sa lahat ng mga taong kasama mo ngayon, sino ang nakagawa sa'yo ng mga ginawa sa'yo ni Brad Eli? Si Brad Eli, namuhay ng parang alipin eh. Naging alipin natin lahat si Brad Eli? O kasama ako? Sinasama ko yung sarili ko na si Brad Eli namuhay ng parang alipin natin. Siya sumasalo ng mga kapalpakan natin. Inuunawa niya ang ating mga kahinaan. Dahil tinuruan siya ng Diyos ng pag-ibig eh. Eh kundi parang alila. Biro mapagod na pagod na. Magre-request yung isang mahal sa buhay ni Badeli, magre-request ng ganitong ulam. Katatapos lang ng expo, pagod na pagod si Badeli, nakahiga para umunat ng konti yung likod. Babangon para lang magluto. Itong nag-lockdown. Expo, umaga, tanghali, gabi. Pagkatapos ng expo sa umaga, ang expo alas 7. Matatapos alas 11. 4 oras na nakasalpak sa upuan si Brad Eli. Pagkatapos ng expo, magluluto ng tanghalian para sa mga mahal niya sa buhay. 4 oras nagsasalita. Pagkatapos magsalita, magluluto ng pagkain ng tanghalian para sa mga mahal niya sa buhay at para sa mga kasama sa bahay. Pagkatapos ng magluto, imbis na sumalo at kumain ng tanghalian, wala nang oras dahil mag-i-expo na ng tanghali. Uupo na naman. Magsasalita. Pagkatapos ng expo, maya-maya, malapit na hapunan, maghahanda na naman ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, hindi nga siya
hindi siya nagkumakain ng niluto niya eh. Pagkatapos siya magluto, magbibihis na agad, pupunta sa studio, magsasalita hanggang hating gabi. Nakakakain lang siya ng hapunan, alas 11, minsan alas 12. 70 years old. 71, 72. Hikain. Ganun ang pamumuhay. Hindi pag-ibig. Hindi nagtuturo ng pag-ibig. Hindi mo natutunan. Ganun ang itinuro ni Kristo eh. Na maging alipin kayo ng lahat. Diba? Nung hinugasan niya yung paa ng mga apostol, Panginoon siya ng mga apostol. Pero kahit Panginoon siya, hinugasan niya yung paa ng mga apostol. O pakinggan nyo. Sa Juan 13 at 3 patuloy, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kanyang mga damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamay at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, "Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat, mauunawa mo pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo. Kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. At nang hugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ganinyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay maghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin." O ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Hinugasan niya yung paa ng mga apostol. Christ, in all His glory, bilang bugtong na anak ng Diyos, nagpakababa para hugasan yung mga paa ng mga apostol. Yun ang natutunan pag-ibig ni kapatid na Eli sa Panginoong Hesukristo. Isinabuhay niya. Kaya siya, naging parang alipin siya nating lahat. Pag-ibig sa magulang, sa nanay. Hindi nyo ba nakita si kapatid na Eli lumingap ng magulang niya? Kung gano'n niya kamahal yung mga magulang niya? Ako kasi hindi ko na naabutan yung tatay ni Brad Eli. Pero nakita ko kung paano niya lingapin yung nanay ni Brad Eli, si Mamang.
Nakita kong gano'n niya mahalin yun. Hindi niyo nakita yung pag-ibig doon? Hindi naman lahat kailangan sabihin sa inyo letra for letra. Dapat natuto kayong mag-observe. Hindi niyo ba nakita yon? Hindi niyo na-observe yon? At ngayon lang dumating sa inyong paghipo. Yung sinasabi niyo na pagpapatawad o pagtitiis kung ang kapatid mo ay nagkasala sa'yo, hindi ba ginawa yan ni Bad Eli? Hindi nyo ba nakitang nagpatawad si Bad Eli o nagtiis sa mga kapatid na nagkakasala sa kanya? Hindi ba tayo ay minsan nagkakasala rin kay kapatid na Eli? Hindi ba tinitiis niya tayo? Yung ibang kapatid na nagkakasala kay kapatid na Eli, hindi ba tinitiis niya rin? Anong puzzle doon? May puzzle ba yon? Wala namang puzzle yun eh. Nakita mo yung mga ngaral mo, nagtitiis kahit nagkasala sa kanya yung kapatid na may kasalanan sa kanya, tinitiis niya, eh di dapat ganun din ang gawin mo kung may kapatid na nagkasala sa'yo? Puzzle ba yon? Ang Panginoong Hesukristo nag-iwan ng halimbawa, ginaya ni kapatid na Eli. Kaya ang nararapat, kung under ka ni kapatid na Eli bilang pinapangaralan, dapat gayahin mo rin yung ginawa ni kapatid na Eli dahil siya gumaya kay Kristo. Hindi mo nakita yon? Hindi ka hinipo dati? Kaya dalawa lang yan eh. It's either si Bad Eli ang sinisisi mo o much worse, ang Diyos ang sinisisi mo dahil hindi dumating yung pagkaunawa dati, hindi ka pinaunawaan ayon sa'yo, ngayon lang naunawa. Sana sinabi mo na lang na tinuro na dati yan lahat, buong-buo yung pag-ibig. Nagkulang lang ako, hindi ako nakatupad. Yun ang tamang dapat sinabi mo. Eh ang sinabi mo, ngayon mo lang natutunan eh. Sinisi mo pa ang Diyos eh, o kaya si Bad Eli. Dapat sinabi mo, kumpleto na yan dati. Nagkulang ako. Kumpleto na yan dati. Naituro na yan buong buo. Buo yung puzzle na yan dati. Pero nagkulang ako. Yun sana. Ganon. Pero para palitawin mo na hindi na ituro sa'yo, ngayon lang dumating yung paghipo, eh, dalawang sinisisi mo. Si Brad Eli at ang Diyos. Kasi, may mga tao talaga kahit pakitaan mo na ng lahat-lahat. Sabi nga sa kasabihan, pakainin mo man ng buong kalabaw o buong baka, hindi malalasahan eh. Pakainin mo man sa kamay mo, pagdating ng araw, sasakmaling ka pa rin. May mga taong ganyan. Pero pinakita na sa'yo lahat ng anyo ng pag-ibig. Hindi mo na-appreciate at hindi mo natutunan. Nakakalungkot. Dahil tumanda na tayo sa iglesia, ngayon lang kayo nagmamature. Naalala ko tuloy yung laging kinakanta ni kapatid na Eli. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I try, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer,
And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know. Yan ang aking simple homage kay kapatid na Eli. Lagi niyang kinakantayan. You'll never know. Ipinakita na sa'yo yung lahat ng klase ng pagmamahal. Hindi lang ipinakita sa'yo. Inaral sa'yo, binasa sa Biblia, ipinakita sa'yo, ipinadama sa inyo, pero hindi nyo pa rin naramdaman. Kung sa loob ng 60 taon, 50 taon, hindi nyo naramdaman yung pag-ibig na ipinadama sa inyo ni Bad Eli, itinuro sa inyo ni Bad Eli na sa inyo ay puzzle na hiwa-hiwalay. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I try, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that he loves you, he swears he don't know how. You'll never know if you don't know now. Kung hindi nyo naramdaman, hindi nyo natutunan, hindi nyo naunawaan ang pag-ibig kay kapatid na Eli, you will never know. Ikaw na kapatid na dating walang silbi sa lipunan, dating salot ng lipunan, dating bagabundo, narinig mo si kapatid na Eli, nakita mo isang lalaking matapang na itinataya ang kanyang buhay para lang makaalam ka ng katotohanan. Hindi ba pag-ibig sa'yo ni kapatid na Eli yun? At nung naanib ka, nalaman ni kapatid na Eli may sakit ka sa puso, may TB ka, kung ano man sakit mo, may cancer ka, pinagamot ka ni kapatid na Eli, gumaling ka sa TB mo, sa sakit mo sa puso. Hindi ba pag-ibig sa'yo yun, kapatid? Hindi ba pagtuturo ng pag-ibig yun? Ikaw na kapatid na dating mamamatay tao. Ikaw na kapatid na dating babaero, lalakero, walang pakialam sa mundo. Narinig nyo isang lalaking nagsasalita, inaalay yung leeg niya para lang makaalam kayo ng katotohanan. Magbago kayo sa inyong pamumuhay. Kahit habulin siya ng tabak, ng karit, ng armalite,
Maging isang mabuting tao ka lang! Hindi ba pagtuturo ng pag-ibig yon? Puzzle ba yon? Na nakakalito? Kasi ang puzzle, nakakalito eh. Puzzle ba yon? May puzzle ba doon? O ngayon, si Brad Eli ba ang itinatanyag ko? Huwag na wang mangyari. Ang itinatanyag ko ay ang Diyos ng pag-ibig na nagturo kay kapatid na Eli na ibigin ang kapwa niya tao to the point of ialay niya ang kanyang buhay. Meron pa bang mas dakila dito? O pakinggan nyo sa Juan. Sa Juan 15:13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Alin yon? Na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Meron pa bang mas dakilang pag-ibig kaysa rito? Na ibigay ng isang tao ang kanyang buong buhay alang-alang sa kanyang kaibigan? Hindi ba binigay ni kapatid na Eli ang kanyang buong buhay? 60 years of his life he devoted for the sake of the gospel, for the sake that we worthless, filthy sinners ay makaalam ng katotohanan. Hindi ba pag-ibig yon? At hindi ba wala nang ihigit pa ron ayon sa Biblia? Wala nang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay. Puzzle? Hindi naunawaan dati? Ikaw na kapatid na dating addict. Ikaw na kapatid na dating lasinggero. Hindi ba inalay ni kapatid na Eli ang buong buhay niya para sa'yo? Para sa akin, para sa ating magkakapatid, para tayo akayin sa katwiran, sa katotohanan, para tayo ay maalis sa mga kuko ng kasinungalingan. Hindi niya inalintana ang hirap, pagod, puyat. Sinunod niya eh. Yung pag-ibig na walang lalong dakila. Dapat kayo ang unang-unang natututo sa mga ganitong itinuturo ni Brad Eli. Kaso pag tinatanong kayo, hindi ko matandaan po eh. Hindi ko ma-recall. Ngayon lang po luminaw ito. Ngayon lang po naintindihan. Napakalalim po. Well and good. Sige, malalim. E ba't hindi kayo mangaral? Ba't hindi kayo mag-broadcast? Ba't hindi kayo magdoktrina? Bakit hindi nyo idoktrina yung pag-ibig na buo, yung puzzle na buo, yun ang idoktrina nyo? Bakit ang dinodoktrina nyo ay yung pag-ibig na hiwa-hiwalay? Yun ang ituro nyo sa doktrina, yung pag-ibig na buo na nabuo nyo. Bakit hindi yun ang ituro nyo? At kung pag-ibig na buo yan, bakit hindi nyo ituro sa mga tagalabas para mabawasan o mawala na yung patayan sa mundo, wala nang gera, andyan na yung buong pag-ibig, ituturo nyo na lang. Diba? Wala naman akong tutol kung nasa inyo talaga yung karunungan eh. Salamat sa Diyos. Ba, biro mo? Si kapatid na Eli, matindi na yung karunungan tapos nagsugo pa ng mas matindi yung karunungan. Aba, edi karangalan nyo ng iglesia, well and good. Wala tayong pag-uusapan dun. Edi kayo na nga yung mangaral. Oh, proud ako. Mangangaral eh. Ano, mas matindi yung karunungan kaysa kay Brad Eli? Idoktrina nyo yung pag-ibig na buo. Bakit hiwa-hiwalay pala yung kay Brad Eli pero ginagamit yung reference si Brad Eli? Dahil, pag hindi nyo ginamit yung video ni Brad Eli, walang maniniwala sa inyo. Ang palusot nyo, sinabi ni Brad Eli, i-play yung mga tape niya. Tama, sinabi naman ni Brad Eli yun eh. At, hindi ako tutol na i-play yung tape ni Brad Eli. Bakit sa loob, hindi nyo i-play ng buo? Sa labas lang, ipiniplay nyo yung doktrina. Bakit sa loob, yung mayayamang hiwaga na naipon sa loob ng 60 taon ng pangangaral ni Brad Eli, bakit hindi nyo ipalabas sa mga kapatid? Sinasabi nyo, dahil sa mga bago,
Hindi ba't mas maganda nga marinig ng mga bago yung mga dating, kumbaga, dati ng mga hiwaga na buong-buo, unadulterated, hindi yung pipili lang kayo ng isang part na aayon sa sinasabi nyo. Yun, kung gano'n ang gusto nyo, wala tayong pag-usapan. I-play nyo sa labas, i-play nyo rin sa loob. Hindi ba yun naman ang sinabi ni Bad Eli? Na sapat na yan eh. Andyan na lahat ng ikaliligtas. Eh yun pala, hindi pa pala buo yun, hiwa-hiwalay. Samantala sinabi ni Bad Eli, sapat na yan. Ang totoo, ano implication nun? Bakit sinabi ni Bad Eli yun? Knowing na meron siyang successor. Sinabi pa rin niya yun, andyan na yung video ko, i-play nyo na lang. Anong implication nun? O di kayo na ang magsuma kung anong implication nun. Bakit sasabihin ni Bad Eli yun? Eh alam niya meron siyang successor. Bakit sasabihin niya i-play nyo na lang yung video ko? Kayo na po ang bahalang mag-isip. Hindi naman laging kailangan na isusubo sa inyo. Gumamit din kayo ng common sense at pag-iisip. Tapos may narinig pa ako, natalo na daw lahat eh, ng relihiyon, natalo na daw ni Bad Eli, kaya daw, hindi na daw uso yung debate, hindi na daw dapat makipagtaltalan, dahil natalo na daw ni Bad Eli lahat. Meron bang sinasabi si Bad Eli ganyan? Na natalo ko ng lahat, hindi na uso yung debate, wag na tayo makipagdebate. O ano yung sinabi niya kay Kibuloy? Diba, sabi ni Kibuloy, hindi na uso ang church age, hindi na uso debate. Ano sabi ni Bad Eli? Kagaguhan yan. At that point, hindi ba natalo na ni Bad Eli lahat? Wala nang nakatutol sa kanya. So bakit niya pa rin sinabing kagaguhan na sabihing hindi na kailangan ng debate? Meron ba kayong narinig kay Bad Eli bago siya pinagpahinga ng Diyos na okay, since natalo ko na lahat, hindi na tayo makikipagdebate. Gagawa na lang tayo ng community pantry at magpapakain tayo ng lugaw. Meron bang ganun, mga kababayan? Hanggang sa huling sandali, nanindigan si kapatid na Eli na kailangan ng usapin sa relihiyon para malaman mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya yung Diyos ni Brad Eli, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, iba sa Diyos na nagsasabing hindi na kailangan ng debate. Eh yung Diyos ni Brad Eli, naghahamon ng usapan eh. Pakinggan nyo. Sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Nakikipagkatwiranan ba? Nakikipagdebate ba ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at Panginoon ni Brad Eli? Basahin po ulit natin, mga kababayan. Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Sinabi bang tayo'y magpalakihan ng priestor? O ang sinabi, magkatwiranan. Kaya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, at ang kinilalang Diyos ni Brad Eli, at ang pinangaral na Diyos ni Brad Eli, nakikipagkatwiranan. Kaya iba yung Diyos ni Brad Eli sa Diyos ng mga taong nagsasabi hindi na daw kailangan makipagkatwiranan o makipagdebate dahil yun daw ay taltalan lang. Wow, that is unheard of. Hindi na daw uso ang ganong pangangaral. Dahil ang uso daw ngayon na pangangaral ay mabubuting gawa. Tama bang hindi na uso yung ganong pangangaral na magsasalita ka, ipapahayag mo, makikipagkatwiranan ka, ipapahayag mo yung totoo,
Totoo ba sa Biblia na hindi na uso yung ganon? Pakinggan nyo, sa Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa. Sa Apokalipsis 19:11 patuloy, at nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam, kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Sino po ang berbo ng Diyos, mga kapatid? Alam natin sa pagtuturo ni Brad Ellis, ayon sa Biblia, ang berbo ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po ang lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo? Isang tabak na matalas. E ano yung tabak? Pakinggan nyo sa Ebreo. Ganito po ang ating mababasa. Ebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya ano po yung tabak na lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo? Salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, may tabak na lalabas sa bibig niya na ito ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, hanggang sa kanyang pagbabalik, mangangaral siya gamit ang salita ng Diyos. Hindi gamit ang pre-store o pamimigay ng pagkain, lugaw, tinapay, kape o potable water. Mangangaral ang Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya para sabihin nyo na hindi na kailangan ng debate ang ganong pangangaral na ang lower form of debate kasi higher form yun sa inyo. So, needless to say, yung ganong klase ng pangangaral at debate at pakikipagkatwiranan ay lower form. Hindi totoong hindi na kailangan yun. Dahil hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, may pangangaral na mangyayari. Ang palusot nila dyan, eh nangangaral pa rin naman dahil ipiniplay yung video ni Brad Ellis. Hindi ba kayo na rin ang nagsabi? Kaya nga pinagpahinga si Brad Ellis eh. Dahil iba na ngayon, hindi na Lunes, Martes na ngayon. Di ba sinasabi niya yan? Na kesyo, kaya nga pinagpahinga si Brad Ellis kahit bata pa siya. Pero yung 73, hindi naman bata yun eh. Lalo na laspag yung katawan ng tao. Laspag na laspag. 73 years old, but with a 90-year-old body. Laspag sa paggawa ng tungkulin. Sasabihin nyo, bata pa na parang walang kahirap-hirap yung tao. Walang mangangaral na naghirap sa pangangaral sa ating panahong ito, kundi si kapatid na Eli. Because Brother Ellis
70 years old, but he is not an ordinary 70 years old. He is 70 years old with a 90-year-old body because he dedicated his whole life, his everything for the sake of the gospel. Kaya kahit 70 years old siya, you can never count that as young because he labored more than anyone else in our generation to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Kasi sinusunod niya yung mga nauna sa kanya eh. Sinunod niya si Pablo. Kasi si Pablo gumaya kay Kristo. Si kapatid na Eli, ginaya niya si Pablo. Ano ang ginaya ni kapatid na Eli kay Pablo na ginaya ni Pablo kay Kristo? Pakinggan nyo sa ikalawang Korinto 12 at 15. Ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Sa English, basahin po natin mga kapatid, mga kababayan. 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Naririnig niyo naman po itong sinasabi ni kapatid na Eli. And I will very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly I love you, the less I be loved. Hindi ba narinig niyo yung kapatid na Eli? At hindi lang yung narinig, isinabuhay ni kapatid na Eli. Kaya, kahit siya, 70 years old, 71 years old, hindi bata yun. Dahil laspag yung katawan niya sa pangangaral. O ngayon, parang gusto niyong imply, kaya nga kinuha ng Diyos ng maaga si kapatid na Eli dahil, according sa inyo, hindi lahat ng araw, Lunes. Ngayon, iba ng araw ngayon. So, iba na, bakit ginagamit niyo pa rin yung kay kapatid na Eli na video? Ba't hindi kayo ang mangaral? Malalakas kayo, bata pa kayo. 50 years old? 55? Bakit hindi niyo ubusin yung lakas niyo, gugulin yung lakas niyo para isigaw yung katwiran? Mga bata pa kayo, malalakas, wala kayong hika. Si Brad Eli may hika. 70 years old, 72, sumisigaw pa rin, nagbabiyahe ng malayo. Kayo mga bata pa kayo, bakit hindi kayo mangaral? Gusto nyo i-play yung video ni Brad Eli, i-play nyo. Pero magsalita rin kayo. Mahirap ba para sa inyo na isigaw? Si Kristo ay Diyos at hindi tao. Hindi ba nakalatag na ang mga sitas para ipagtanggol yung kanyang pananampalataya? Hindi naman kailangan pang pag-aralan yan eh. Nakalatag na eh. At hindi yan natutulan eh. Nagpahinga at nagpahinga si kapatid na Eli. Walang nakatutol na si Kristo ay Diyos at hindi tao. Bakit hindi nyo gawin? Malalakas kayo, wala kayong hika. Matitipuno ang inyong mga katawan. Mahirap ba sa inyo na isigaw na hindi utos ang ikapo sa panahon ng Kristyanismo? Para yung mga nagbibigay ng ikapo, hindi naman madaya, kawawa naman. Mahirap ba sa inyo isigaw na hindi si Kibuloy ang may-ari ng kaluluwa ng tao at hindi siya pipirma sa kaluluwa ng tao? Kagaguhan yan! Mahirap bang gawin yun? Hindi nyo ba kayang ipagtanggol ang pananampalatayang ipinagsigawan ni kapatid na Eli? Mga bata pa kayo eh. Bakit hindi nyo gawin to? Let yourself be spent and you yourself spend for the sake of the people, for the sake of the souls of the people that are deceived by pretentious and false prophets in our time. Wala ba kayong awa, pakialam sa mga kaluluwang naluloko? Si Badeli kasi hindi nakakatulog. Hindi nakakatulog dahil alam niya na
kailangan kahit marami na siyang recorded exposition, Bible study, as much as possible, gusto niya magsalita. Dahil alam niya kasi, araw-araw may mga bagong kaluluwang gustong magtanong, naghahanap ng katwiran, at araw-araw, kahit isa lang yung tanong, kahit na itanong na yung dati, dahil sa biyaya ng Diyos, may mga panibagong sagot na lumalabas. Sinasabi niyo, pag-ibig, ang malasakit sa kapwa na magligtas ng kaluluwa, malaking bahagi ng pag-ibig. Bakit natitiis nyo? Bakit kayo nakakatulog? Nang hindi kayo sumisigaw ng katwiran na ating sinampalatayanan. Tapos, ipiplay nyo ngayon yung video ni Brad Eli. Palabasin nyo, tutol ako. Kung sino yung tutol, kay ganito, ako ang kinakalaban. Yan ang ipiplay nyo sa mga kapatid. Yung video na yun, does it make you infallible? Tama yun na pinoprotektahan ka ni Brad Eli dahil sinabi ko nga, mahal tayo ni Brad Eli, minahal tayo ni Brad Eli. Kaya, sino man sa atin na merong kumakalaban na mahal niya, protektahan niya. Pero meron bang sinabi si Brad Eli na kahit magturo ng mali sa Biblia, pakinggan niyo pa rin. Ang sinasabi niya on a personal level, kung sino ang may laban sa ganito, ako ang kinakalaban kahit sino ka pa. On a personal level, pero hindi sasabihin ni Brad Eli na kahit magturo ng mali, pakinggan niyo pa rin. Kasi si Brad Eli hindi naman siya nagituturo ng infallibility o yung hindi ka na magkakamali. Di ba si Brad Eli rin mismo nagsasabi, pag ako nagturo ng mali, maghiwa-hiwalay na tayo, lumayas na kayo. Hindi ba yan ang itinuturo ni Brad Eli? Pagka nagturo ako ng mali, lumayas na kayo, at pagka may nakita kayong mas tama, isama niyo ako. Hindi ba? Kasi alam ni Brad Eli ang disiplina ng isang mangangaral, na ang mangangaral pwedeng magkamali. Kaya nga, si Pablo, binili na niya si Timoteo. Anong bili niya kay Timoteo? Pakinggan niyo. Sa unang Timoteo 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Ano po ang sabi ni Pablo kay Timoteo, mga kababayan, mga kapatid? Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Pinapag-ingat si Timoteo sa kanyang sarili at sa turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Saan yun? Sa mga aral na totoo, na tama, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa'yo. Ano pong sabi? Ano ang payo? O masasabi nga nating utos ni Pablo kay Timoteo? Mag-ingat ka sa iyong sarili. Bakit pinag-iingat? O kasi hindi ibig sabihin, porkit pinatungan na ng kamay ay infallible na o hindi na pwedeng magkamali. Kahit pinatungan pa siya ng kamay, pwede siyang magkamali. Pwede siyang magkamali sa kanyang turo at kailangan siyang mag-ingat sa kanyang sarili. O kasi meron siyang human element. Yung human element prone to mistakes. Kaya pinag-iingat siya sa sarili niya at sa kanyang turo. Kasi maaari siyang makapagturo ng mali. Kaya nga dapat manatili siya dun sa mga turo na ayon sa Biblia. Dahil pag nagturo siya ng mali, ang repercussion nun, mapapahamak siya pati ang mga nagsisipakinig sa kanya. Ganon din naman, in the same breath, pag nagturo siya ng tama, ang sarili niya, ililigtas niya, pati mga nakikipakinig sa kanya. Kaya lang, kailangan siya mag-ingat. May warning eh. Kasi hindi tayo
O hindi ang mga ngaral ng Diyos, hindi infallible. Kaya nga, sinasabi ni kapatid ni Eli, ang doktrina ng Iglesia Katolika na ang Papa sa Roma ay infallible, o ang meron silang doktrina ng infallibility, wala yan sa Biblia. Bakit? Eh, pati si Pablo eh. Si Pablo, hinahampas yung sarili niya. Hinahampas niya mismo sarili niya. Bakit? Pakinggan nyo. 1 Corinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Kaya, si Pablo, as great as an apostle as he is, he always tries to bring himself into subjection. Kasi meron tayong human element and we are prone to mistakes dahil walang tao na hindi nagkakasala o nagkakamali. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Si Pablo ba matuwid? Si Timoteo ba matuwid? Hindi ba sila pwedeng magkasala? O magkamali? Yung video ba ni Brad Eli, does it make anybody infallible? O hindi na pwedeng magkamali? Yung video na yon, totoo yon. Totoo yon. That is made with love and with care sa isang minamahal na anak, pamangkin. It is made wholeheartedly to defend somebody that he loves, but it does not make that person infallible o hindi na pwedeng magkamali o magkasala. Kaya nagpahinga si kapatid na Eli. Hindi niya na naalam kung anong mga nangyayari. Hindi niya na alam na iniba na pala ang kahulugan ng Lucas 21:13 hanggang 15. Hindi na applicable yung video na yun. Dahil alam ni Brad Eli, ang disiplina ng Biblia ang sa Diyos. Ang patotoo ng isang mangangaral na sa Diyos makikilala sa isang dalisay na turo na nasa Biblia. So, ano ngayon ang dapat natin gawin pagka meron tayo nakitang nagtuturo ng mali? Di ba, balik tayo sa Galacia 1:8 hanggang 9. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. O tapos i-reiterate pa niya yan sa 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Anong ebanghelyong itinanggap nyo sa Lucas 21:13 hanggang 15? Hindi ba? Pakikipagkatwiranan at hindi priestor. Anong gagawin natin? Kayo na po ang bahala. Binasa ko sa inyo ang sitas. Binasa ko sa inyo ang talata. Kung inyong pinapahalagahan ang mga natutunan natin kay kapatid na Eli, at higit sa lahat, kung inyong pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan na itinuro ng mga apostol galing sa Panginoong Hesukristo, kayo na po ang bahalang magpasya. Dalangin ko lang sana magsisi kayo. Umamin kayo sa harap ng bayan, sa harap ng Diyos,
na nagkamali kayo, hindi pa naman huli yung lahat. Dahil sa Biblia nga, yung mga pitong iglesia, halos naligaw rin, kaya lang pinagbabago, pinagsisisi ng Panginoon. Mangaral kayo. Mangaral kayo, katulad ng ginawa ni kapatid na Eli. Gugulin nyo yung buhay nyo, yung lakas nyo, para makaakay kayo ng mga kaluluwang biktima ng mga panluloko ng mga bulaang pastor. Maraming lumilitaw na bulaang pastor araw-araw. Gugulin nyo yung inyong lakas. Mga bata pa kayo. Yung tapang nyo. Hugutin nyo yung tapang nyo sa mga pastor ng demonyo. Huwag sa isang kapatid na nangahawak sa aral ni kapatid na Eli. Bakit mo huhugutin yung tapang mo dun sa kapatid na nangahawak dun sa itinuro ni kapatid na Eli? Hugutin mo yung tapang mo sa mga pastor na nanloloko ng mga tao, ng kapwa natin tao. Kung papaanong hindi sana nakakatulog si kapatid na Eli sa pangangaral, sana ganun din ang gawin nyo. Lumabas kayo, isigaw nyo. Hindi kailangan bautismuhan ang sanggol. Walang bayad ang kasal. Yun lang naman ang kailangan nyong gawin eh. At sumampalataya kayo na kahit school bukol kayo, sasamahan kayo ng Diyos. Kung meron kayong pagnanasa, nang katulad ng pagnanasa ni kapatid na Eli, pinapangako ng Diyos sa'yo, kahit school bukol kayo, sasamahan kayo ng Panginoon Diyos, bibigyan kayo ng isang bibig, karunungang hindi matututulan ng lahat ninyong mga kaalit. Hindi kasi kayo sumasampalataya eh. Kayo ang inilagay dyan. Wala naman akong tutol eh, na kayo yung nilagay dyan eh. Sumampalataya ako na kayo ang nandyan. Kaya lang kayo ang hindi sumampalataya sa Diyos. Kaya nga kayo pinili ng Diyos. Mababa, school bukol, although, as compared to Brad Eli, mas mataas kayo dahil mga nakatapos kayo ng college. Si Brad Eli, high school dropout. Pero ganun pa man, having said that, pagharap nyo sa labas, hindi pwedeng mawalang kabuluhan yung pangako ng Panginoong Hesukristo eh. Nabibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungang hindi matututulan ng lahat ninyong kaalit kahit school bukol pa kayo. Mas pinili nga kayo ng Panginoon, ng Diyos, dahil sa inyo na school bukol, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos dahil hindi kayo matututulan kahit school bukol kayo. Hindi ba ganun na nangyari sa mga apostol? Mga dakilang mangingisda. Pero, may nakatutol ba pag nangangaral sila sa mga sinagoga? Wala. Mangingisda. Hindi matutulan ng mga nag-aral na eskriba at pariseo. Bakit? Kasi sinampalatayanan nila ang sinabi ng Panginoon Hesukristo na bibig at karunungang hindi matututulan ng lahat ng mga kaalit. Kaya lang, gaya nga ng sinabi ko, yung bibig at karunungan na yon, may consequence. May consequence yon. Kaya, hindi nga sila natutulan, ano naman ang nangyari? Pinag-usig, dinimanda, kinapuotan, at ang iba'y ipinapatay. Yun ang consequence ng totoong bibig at karunungan na bigay at patotoo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga lingkod. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin
na hindi na uso yung ganung style ng pangangaral at debating walang kibuan na lang at mabuting gawa na lang. Bakit? Kung mabasa ko na kailangan pa rin ang ganung pangangaral, aaminin nyo na kung ano man yung aaminin nyo. O ito po, makinig kayo mga kababayan, mga kapatid. Apokalipsis 6 at 10. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balaban at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin gaya nila. Meron pa palang hinihintay. Hindi pa buo yung mga bilang ng papatayin. Kasi nagtatanong sila sa Diyos. Sabi nila, hanggang kailan? Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sino yon? Yung mga pinatay dahil sa pangangaral. Tinatanong nila, hanggang kailan mo kami ipaghihiganti? Kasi mga pinatay sila eh. Eh anong sabi ng Diyos? At sa kanila ay sinabi, magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Paano kayong mapapatay? Paano mabubuo yung bilang ng mapapatay na gaya ng mga naunang pinatay dahil sa pangangaral kung magbibigay kayo ng kape at tinapay? Sinong papatay sa inyo? Sinong papatay sa inyo kung magtatayo kayo ng pre-store? Sinong papatay sa inyo kung mamimigay kayo ng food pack malibang hindi masarapan sa pagkain yung ano yung binigyan nyo at napaka-brutal, bariling kayo? Paano mabubuo yung mga bilang ng papatayin dahil sa pangangaral gaya nung mga nangyari sa mga propeta? Kaya, ibig sabihin, yung pangangaral na ginawa ng mga propeta at ng pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao at yung pangangaral na ginawa ng mga apostol at yung pangangaral na ginawa ni kapatid na Eli, kailangan yon magpatuloy para makumpleto yung bilang ng papatayin na gaya ng mga pinatay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya, mangaral kayo. Yun lang naman eh. Gawin nyo ang dating ginagawa ni kapatid na Eli, pagsikapan nyo. Sumampalataya kayo sa Diyos, nasasamahan kayo ng Diyos, at matutupad sa inyo ang patotoo ng Panginoong Hesukristo. Gaya ng pananampalataya ni kapatid na Eli. Kasi si kapatid na Eli, hindi naman umpisa pa lang, alam niya na walang makakatutol sa kanya. Hindi. Sumampalataya lang siya doon sa patotoo at sa pangako ng Panginoong Hesukristo. Madalas niya sinasabi yan eh. Na, yun ang sabi, huwag mag-isip ng isasagot. Sinasampalataya na niya. Pangako yun eh. At kung kayo sasampalataya, mangyayari din yun sa inyo. At mas magandang mangyari yun sa inyo dahil iskulbukol kayo dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang magliliwanag sa inyo. Makikita nila, iskulbukol pero hindi natututulan ng isang abogado. Iskulbukol pero hindi natututulan ng isang Bible scholar. Kaya nga pinili kayo eh, ng mga iskulbukol eh.
para yung kapangyarihan ng Diyos ang makita ng tao. Yun lang naman eh. Makita ko kayo na lumalakad, bumabalik doon sa paraan ni kapatid na Eli na natutunan niya sa mga apostol, na natutunan ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo. Ako ang unang tao makakaramdam ng kaligayahan pag nakita ko kayo na bumalik sa ganong espiritu, sa ganong diwa, sa ganong pagtatanggol ng pananampalataya na natutunan natin sa Biblia. Kahit itakwil niyo na ako, kahit huwag niyo na akong kilalanin, okay lang sa akin. Makita ko lang kayo na binabandila niyo ang katotohanan, ipinapain niyo ang inyong liig alang-alang sa mga kaluluwang na dadaya ng mga bulaang mangangaral. Okay na ako. Pag nagawa niyo yan, makikita niyo ulit si kapatid na Eli. Pag inagaw kayo, sasalubungin niyo Panginoong Jesucristo, makikita niyo si kapatid na Eli, makikita ko kayo, kasama niyo si kapatid na Eli, alam ko, matutuwa si kapatid na Eli na makasama kayo. Matutuwa rin ako dahil alam ko yan lang sa buong buhay ni kapatid na Eli, yan lang ang kanyang pinangarap, kaya siya nagpuhunan ng buhay, lakas, magagawa at lahat ng nasa kanya. Para kayo mga kapatid, naging dapat sa Diyos magmana ng buhay na walang hanggan. Kahit itakwil niyo na ako, bumalik lang kayo doon sa diwang itinuro ni kapatid na Eli. Kung kaawaan ako ng Diyos, maraming salamat sa Diyos. Pero kung makita ko lang kayo na kasama ni kapatid na Eli, kasama ng Panginoon Jesucristo sa loob ng 1,000 taon, maraming salamat sa Diyos. Nagsalita ako sa inyo, sa harap ninyo ngayon, mga kababayan, mga kapatid. Hindi dahil gusto kong itanyag sarili ko, o hindi dahil gusto kong mamuno. Wala akong ambisyon. Nagsalita ako dahil atang ng pananampalataya at atang na utang ko sa Diyos na maging isang maliit na kasangkapan niya na maituwid ang kanyang bayan. Kung sa aking pagsasalita, ako ay mapapahiya kung loloobin ng Panginoon na ako ay mapahiya sa aking mga pinagsasabi. Sumampalataya kayo lalo sa Diyos. Makikita niyo ang kanyang kapangyarihan sa kanyang pagsaway sa akin. Na malalaman niyo na may Diyos na buhay na nakatunghay sa ating lahat. Ngunit kung sa aking kalitan ay makakapagbigay ako ng liwanag, kung ako ay kakasangkapanin ng Panginoon na makapagdilat ng isang mata sa Diyos ang lahat ng kapurihan, mga kapatid, ano man ang mangyari sa kahihiya o sa ikapupuri, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Makikita nyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ako ay walang kapangyarihan sa gumawa sa akin, mga kapatid. Ako ay isang putik lamang na nagpapaubaya sa humuhubog sa akin. Kasiyahan nawa tayo ng Panginoon
mga kapatid, mga kababayan. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, magpakailan-kailanman. Maraming pong salamat. Increase the faith in me to move this sycamore tree. Let me pluck it by the root and plant it in the sea. The task at hand is daunting, and the days of harvest are winding. I will do it, I'll be plowing, as my heart will be shouting. I am your humble servant, unprofitable a peasant. Oh Lord, my Savior, you're the reason that I labor, doing the things that I need to do. I will do all that pleases you. Like the wind, I'll be running this course I'm traveling. I'll be pushing, I'll be sowing, still proclaiming I am nothing. I am your humble servant, unprofitable a peasant. Oh Lord, my Savior, you're the reason that I labor, doing the things I need to do. I will do all that pleases you. You are the King and I am nothing. You are my strength, my everything. Your praises I'll be singing. Profitable a peasant. Oh Lord, my Savior, you're the reason that I labor, doing the things I need to do. I will do all that pleases you, my Lord, for you.